Believe me well, ayat Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Mission Ship Sangyang, the program is like easier to subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. So ngayon, magandang umaga po sa lahat, sa atin mga viewers, listeners, dito po sa atin YouTube channel, sa Facebook. Naging kapayapaan at habag ng Diyos ay suma sa atin lahat sa sumagitan ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Ay tuling ko sa Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International. Kapatid, patuloy tayo na magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo ang ginagabayan ng Panginoon upang na hindi po tayo maligaw na sa limutan. Mga kapatid, always ready po tayo. No? Prepare yourself to appear before God in the day of judgment. Mga kapatid, ating ginagawa itong mga video na ating pinaparating sa buong salibutan upang na magkapaganda po tayo sa ating bawat isa. Kapatid, ayon po sa Biblia na dapat tayo maghanda kasi natin alam kung hanggang kailan Eliya ang panahon. Kasi sinabi na Biblia na wala nang alam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang natin Diyos Ama na nasa langit. Siya lang po nakaalam. Kaya hintungin naman natin mga kapatid para magkapaganda po tayo sa buong araw ay ating mahalagaan ang panahon na binigay po ng Panginoon sa atin. Huwag hayaan na masayang lang po ang mga panahon sa ating kabubuhay sa salimutan na ito. Dahil sinabi ng Biblia sa Mateo 24:36 na sabi ng Panginoon na wala nang kaalam sa araw ng pagparito ng Panginoon, kahit anghel sa langit o ang anak, kundi ang tinyos ama lang na nakakaalam ito kung kailan po siya babalik. Mga kapatid, dito po sa sulat Eloya ni Apostol Mateo sa 24:36, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Yan mga kapatid, no? So kaya ingat po tayo. Dahil kung wala nakakaalam, kahit ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, o ang anghel sa langit, kundi ang Ama lamang natin Diyos Ama na nasa langit. Na ang gawin natin mga kapatid ngayon, ang ating gagawin na maghanda lang po tayo. Huwag tayong magansa. Dahil po ang Biblia na po patunay talaga na walang nakakaalam. So ang gawin natin, maghanda lang po tayo dahil mahirap na. Kung sa ating pagharap sa hukuman ay parusa po ang ating kantungan. Sana po buhay na wala hanggang ang ating makamtan. Hindi sa nakaparusahan. Now, habang may buhay pa tayo, sa limutan na ito, ay may pag-asa pa. Kasi, tanda po natin, ang kriminal sa kanyang katayuan na siya po ay nakapako sa cross, na hanggang sa huling hininga, ay napatunayan ng Panis Kristo ngayon, ikasama kita sa paraiso. So bakit? Dahil alam po ng Panis Kristo
na dahil sa kamatayan sa cross ng kriminal, bayad na po siya. So yun po din, alam po natin ang kamatayan ng Panginoong Kristo ay din yun po ang pantubos natin. Kaya dapat hanggat na may buhay pa tayo, dapat makiisa tayo sa kamatayan ng Panginoon Kristo doon sa taas ng cross. Dahil ang kriminal, namatay po siya sa kanyang kasalanan at yan ang pinatunayan ng Biblia. Kaya mga kapatid, kung tingnan natin ang katayuan ng kriminal, eh talagang akala siguro natin dahil siya ay binansag ang kriminal, nawala na po siya ang pag-asa. Mayroon pa po. Kahit ang tawag sa kanya kriminal, pero pinangakuhan siya ng Panginoong Kristo na ikasama siya sa paraiso. Nang nakita na po natin mga kapatid na nagpapatunay talaga, may proof tayo sa Biblia na talaga ang kriminal dahil siyang kanyang kamatayan sa cross ay nakapasok po siya sa paraiso. Na yun po ang isa ang palatandaan na kung makaisa tayo sa kamatayan ng Panginoon Kristo sa taas ng cross. So, maasahan din natin, no? Maasahan din natin ang paraiso na ito. Kasi napatunayan talaga sa cross na dahil sa kamatayan ng kriminal ay bayad na po siya. Now, bakit namatay ang Panginoon? Para po sa atin mga kasalanan. Kingin natin sa 1 Peter in chapter 3 verse 18. Ganito po mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. Ayan po, pinatay siya sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Alam naman natin na walang kasalanan po anak ng Diyos, pero dahil po sa kalooban ng Diyos Ama, sinugo po siya dito sa limutan upang tayo talaga ay magkaroon ng pag-asa, tumo ng kaligtasan. Kaya nga, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, na yun talaga ay sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang na sa lahat ng sumpalatay niya mapahamak. Sa John 3:16 is a common verse. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po mga kapatid. So, paano natin masiguro na kasama na tayo sa kamatayan ng Panginoon sa itaas ng cross? Yan mga kapatid. So, paano mapatunayan natin, mga kapatid, na nakasama na tayo sa kamatayan ng Panginoon sa itaas ng cross? Kasi na-prove talaga natin na ang kriminal ay talagang pinangakuhan ng Panginoon dahil po na namatay siya doon sa taas ng cross sa kanyang nagawa ng kasalanan. It's Lucas 23 verse 43. Ang sabi ng Panginoon sa isang kriminal, ika-23 kabanata. Yan po. 23 din sa verse 43. Ito po mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa Kristo sa taas ng cross na siya po ay nagagawin nga natin. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. So yan mga kapatid ay confirm, no? Confirm talaga na ang sabi ng Panginoon ngayon, sinasabi ko sa iyo na isasama kita sa paraiso. Makakasama kita sa paraiso. Dahil po, namatay ang kriminal sa kanyang nagawang kasalanan at namatay ang Panginoon
sa ating mga kasalanan. So yung ano ang gawin natin? Ang dapat gawin natin na magkaisa tayo sa kamatayan ng Panginoon sa taas ng cross. Na ano ang basihan na talagang nakaisa na tayo sa kamatayan sa taas ng cross, mga kapatid? Ito po sa Kulusas 2:12 hanggang po sa 13. Pakinggan natin. Ganito po ang sinabi ng banal na aklat. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. So, diyan pala sa bautismo, nalibing na tayong kasama ni Kristo. At ano pa ang sinabi ng banal na aklat? At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya. Dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa kanya. 13. Noong una itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. So yun po. Lahat ng kasalanan na ating ginagawa ay pinatawad na po. Dahil po sa kanyang kamatayan doon sa taas ng cross. Kaya mga kapatid, huwag na tayong magdalawang isip. Huwag na tayong magbalik sa salimutan na pumuhay, kundi magpatuloy tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Maghayaan mga kapatid na ang salita ng Diyos na ating napakinggan ay masayang lamang. Kasi ang purpose mga kapatid na ipinangaral mga ng balita sa atin para magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. Ang kaligtasan na ito ay nakanda na talaga. Nanunoon na patay tayo. Noong una itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. So, yun po. So, anong gawin natin ngayon? So, kailangan magsisi tayo. Magsisi tayo at magpabautismo tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo para mapatawad talaga tayo sa ating kasalanan. Sapagkat sinabi na dito ng Biblia, pinatawad tayo sa lahat nating kasalanan. So, biblically natin, kung saan tayo napatawad, kapatid, nasa bautismo po, napatawad po tayo. So yun po, kung napatawad na po tayo, ibig sabihin, nakasama na tayo sa kamatayan sa taas ng cross. Now, another verse is Romans chapter 6, verse 2, verse 3 up to 4, mga kapatid. Ito po sa Roma. Chapter 6, verse 3 up to 4. Ganito po. Hindi ba ninyo alam na noong binautismohan tayo kay Hesukristo, nangangahulugan nito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? So ang bautismo pala, nangangahulugan ito na kasama na tayo sa kanyang kamatayan. So yun po mga kapatid ang kasiguruan. So bakit natin ayawan ang bautismo na ito pala ay katibayan na nakasama tayo sa kanyang kamatayan? Verse 4. Kaya noong binautismohan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. So kaya noong nabautismohan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. So maliwanag po. Kaya huwag na tayong pahuli. Dapat magbalik-loob din sa Panginoon. Pagsisihan po natin ating mga kasalanan. Dahil yun po ang purpose na naparito ang anak ng Diyos upang mabawiin tayo sa ating kaaway. Kasi lahat talaga nilalim tayo sa nagawang kasalanan ni Adan at sa kasiba. At mamatay tayo. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
na dahil ang kasala po siya dahil si Eva. At talagang mamatay po tayo. Pero mga kapatid, kahit na po na mamatay tayo sa kasalanan ng si Eva, pero may pag-asa pa tayo sa buhay na walang hanggang. Na ito pinagbigay sa atin ng buhay na yan ang ating Panginoon Yesu Kristo. Kasi patay tayo. Sumagitan po ni Adan si Eva na sila pinagkasala, mga kapatid. 15:21-22 dito po sa unang Korinto, ang 1 Corinthians. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Tandaan po natin, ha? Na mamatay tayo dahil sa kasalanan ni Adan at saka si Eva. So wala tayong magawa. Talagang mamatay tayo sa lampirang mula natin. Mamatay talaga tayo. No. Yan po ang purpose na parito po si Kristo para bawiin tayo sa ating kaaway. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. So dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Dahil kaya dan, mga patid, patay, namatay ang tao. So pag namatay tayo, wala nang pag-asa. Kasi namatay tayo dahil po sa kasalanan ng siba. Pero bakit naparito pa si Kristo? Para mabuhay tayo muli. Kasi kung laliman natin ang pangunawang Biblia, ginawa po siya dahil si Eva, walang kamatayan, kapatid. Kasi namatay lang po tayo dahil po na linabag. Linabag po nila ang utos ng Diyos. Iyon pong dahilan namatay tayo ngayon. Now, kung hindi na parito ang Panginoon Kristo, wala na muling pagkabuhay. Wala na. Kaya hindi pwede. Kasi ang plano ng Diyos noon pa man, walang kamatayan ng tao. Pero dahil po na nabigo ang plano ng Diyos dahil sa Diablo, isinugo niya ang kanyang kaisisang anak upang mapupako sa cross at bawiin tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. Mga batid, yun po ang sinabi dito sa Hebreo in chapter 2 in verse 14. Pakinggan natin. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo, naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay malupig niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ayan po. Sumagitan ng kanyang kamatayan, ay nalupig ang Diablo na siyang may kapangyarihan ng kamatayan. Ang ibig sabihin, kung hindi na parito ang anak ng Diyos, wala nang muling pagkabuhay. So, matili tayong nakatulog sa lupa. Pero sinabi ko na nga, mga patid, ginawa po ang tao walang kamatayan. Dahil po, para tayo sana sa Diyos. Ito po ang sinabi ng Biblia. Isaiah 43 verse 21. Ganito ang plano ng Diyos sa tao. Ginawa ang tao hindi para sa Diablo. Pakinggan natin 43:21. Dito po si Isaiah. Maliwanag po ang sinabi ng Biblia. Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. So sila ang mga tao na aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin.
Ngayon mga kapatid, yan po ang plano ng Diyos. So ibig sabihin, nang ginawa po siya doon si iba, wala silang kamatayan. Kasi hindi mamatayan Diyos. Posibleng magawa ang Diyos ng tao na may kamatayan na siya hindi mamatay, so hindi matili. Pero yan yung mga kapatid ang dahilan. Dahil po na nabigo ang Panginoon sa kanyang plano sa tao na ilagay sa Eden. Alam ba natin yung Eden? Yun po ang paraiso ng Diyos. Mga kapatid, ginawa po yung sa lupa, pero larawan niyan sa langit. Kasi yung Eden na yan, yung tinawag sa Biblia na Eden, yan po ang paraiso na tinatawag sa New Testament, paraiso ng Diyos. Kaya nga, ginawa ko ang tao para sa akin. So kung saan nakatira ang Diyos, nandun pala ang tao ang nakalagay. Pero ang purpose na nag-create ang Panginoon dito sa lupa ng tao para sa kanyang kaharian. Pero nabigo lang ang plano ng Diyos dahil po sa Diablo. Kasi ang Diablo, hadlang ng plano ng Diyos. Kasi nang pinagbili ng Panginoon, pakinggan natin sa Genesis chapter 2, 16 to 17, ganito po ang bili ng Panginoon sa tao na ginawa niya. Pakinggan natin na 16 to 17 sa Genesis chapter 2. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan. Maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. So maliwanag po ha. Sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamatay ka. So yun po, pinagbili po ng Panginoon yan. So sinabi ng babae niya sa ahas, kinakalimutan ng babae ang sinabi ng Panginoon dito po sa Genesis 3, chapter 3 verse 3 up to 5. Maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. So yun po, alam po ng babae na yun ang pinagbili ng Panginoon sa kanila. Pero dahil po sa Diablo, na isang tuso, kung sabihin natin, mang nililinda at mamatay tao, ganito ang sinabi ng Diablo sa verse 4. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Yun po. Na ito po nakasulat sa Biblia, ang salita ng Diablo. Sinabi ng ahas, so salita po ito ng Diablo nakasulat sa Genesis chapter 3 verse 4 hanggang po sa verse 5. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Ito po salita ng Diablo. Sinulat ito sa Biblia para magmaingmat po tayo. Magbasta-basta maniwala. Akala mo ang pastor ito? Pare ito, tagapagturo ito? Kasi Biblia talaga ang pantagip ng Diablo para magligaw ng tao doon sa impyerno. So mag-ingat po tayo. Kasi dito po nakasulat ang gawa ng Diablo sa ating nunong si Adan, si Eva. Kaya ang ating ginagawa, paano tayo mabalik sa Panginoon? So kaya nga, sabi sa balikan sa 1 Peter in chapter 3, in verse 18. Tama, ang sinabi ni Apostle Pedro dito sa 1 Peter. Napakaliwanag po, chapter 3, verse 18. Na wala siyang kasalanan, pero siya namatay para tayo mapatid na patawad. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin.
Anong purpose na matay siya? Para mapatawad ang mga kasalanan natin. So, ito mga kapatid, binawi tayo. Kasi kasalanan ng si iba, patay tayo talaga. Pero para mabawi po ang kapangyarihan ng kamatayan sa tao, naparito po ang anak ng Diyos para buhay tayo muli. Kaya mga kapatid, pahalagaan po natin ito upang siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan. So yan mga kapatid, tandaan po natin, pinatay siya dahil po sa ating kasalanan. Kaya anong gawin natin? Kailangan makikiisa tayo sa kanyang kamatayan doon sa taas ng cross. So na-prove na po natin na ang bautismo na ginawa natin sa pangalan na atin Panginoon Jesus Cristo ay tayo po talaga ay napatawad para madala tayo sa Diyos. Para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman pero binuhay siya sa Espiritu. Para madala tayo sa Diyos. Kasi nabawi po ang plano ng Diyos dahil po si Diablo. Na walang kamatayan ang tao sana. Kasi yun po ang dahilan ng matay ng kasala. Kung ninabag nila ang utos ng Diyos, kumain sila sa bunga ng kahoy, mga kapatid, na nagbibigay buhay. Kasi ang paglabag kasi kasalanan, no? Ang paglabag ng utos, kasalanan. No, ang kasalanan na yan, si Adan, si Eva, kapatid, nang namatay na po sila, bayad na sila. Bayad na. Pero walang muling pagkabuhay. Bayad na, mamatay tayo, balik tayo sa lupa, wala na muling pagkabuhay. Pero bakit? Naparito ang anak ng Diyos para mabuhay tayo muli. Di ba? Yun pang purpose. Kaya ang bautismo, mga kapatid, ito po ang nagpapatunay na napatawad tayo sa Acts 2:38. Na ang bautismo, mga kapatid, nagpapatawad. Kaya kapag nagpabautismo tayo, nakasama na tayo sa kanyang kamatayan sapagkat ang purpose na matay siya upang mapatawad ang ating kasalanan. Namatay siya, walang kasalanan para sa atin ng mga makasalanan. So, yun po. Kaya si Pedro, na siya po ay tumayo sa araw ng Pentecost, nagkaroon na po siya ng Holy Ghost, ito talaga ay sinabi niya sa mga Israelita na nakatayo doon sa madla. Nang bandang alas 9 ng umaga, sa araw ng Pentecost, kung araw ng Linggo, pista ng tinapay, kung walang pangpalsa, doon nagkaisa po ang mga tao sa Jerusalem, 15 bansa nandoon po, nagkaisa sa Jerusalem upang magkaisa sila sa pagdiriwang ng araw ng Pentecost. Ito mga kapatid, si Apostle Pedro tumayo po ang sinabi nito sa Acts chapter 2 verse 38. Sumagot si Pedro sa kanila, "Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu." So yan po, maliwanag po yan na ang mga Israelita, sila po ang nagpako sa Panginoon sa krus. Ayon sa Apostol Pedro sa 36, na ang Jesus na yung pinako sa krus, pinili ng Diyos maging Panginoon at Kristo. Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinako nyo sa krus, ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Nang marinig iyon ng mga tao,
Tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro sa kanila, "Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya." So, ipinangako po itong banal na Espiritu, kapatid, na hanggang sa ating mga henerasyon o sa anak pa ng ating mga anak, itong Espiritu Santo. So, sino lang makatanggap dito? Itong mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, bakit kailangan natin ng pagbautismo upang mapatawad ang ating mga kasalanan at tatanggapin talaga natin ang pangako ng Panginoon na Espiritu Santo na ito mga kapatid, tandaan po natin na magtuturo sa atin. Sana bawat araw saman tayo paruroon. Kailangan natin ang Espiritu Santo para po tayo, mga kapatid, turuan at tulungan sa ating kahinaan. Yun po ang dapat nating gawin. So, first of all, repent, and to baptize in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. So, yung mga kapatid, ang dapat nating gawin. Huwag tayong pahuli. Kasi bilang lang po na hintil ang inintay ng Panginoon at ibalik sa Israel ang kaligtasan. Roma 11:25-26. Pakinggan natin ang sabi ni St. Pablo. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito'y hanggang makumpleto lang ang kabuuang bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya kay Kristo. Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel gaya ng sinasabi sa kasulatan. Ito mga kapatid, pag nabuo na hintil, nalalapit sa tayo, manampalataya, ibalik sa Israel ang kaligtasan. Na bakit ngayon ang Israel ay napalibutan na po ng kaaway? Kasi malapit na po iligtas, sapagkat iligtas ang buong Israel. So kailangan matupad ang sinabi ng Panginoon bago iligtas ang Israel, mapalibutan siya ng kaaway. So, alam ng Diyos, ilan na lang kulang ng mga hintil na lalapit sa Kanya. At ito po, dahil alam ng Diyos, ilan na lang kulang, kasi ang sinabi ni Pablo, pagkatapos, maliligtas na ang buong Israel. Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Magmumula sa Sion ang tagapagligtas. Aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. So, yan po. Magmula sa Sion. Doon sa kaharian. Pag magipit ng Israel, kasi ngayon, napalibutan ng kaaway ng Israel, so malapit na. Kasi pag hindi na kaya ng Israel ang kaaway, dito na, i-rescue ng Panginoon ng Israel. Kaya, dahil malapit na, kasi isama tayo dito. Hinipili mga kapatid na iligtas ang Israel, tayo iwanan. Kasi ang kaligtasan, hindi lang sa mga Diyo, pati sa ating mga hintil. Galatia chapter 3, verse 25, in 26. Pakinggan 28. Kapatid, pakinggan natin ha. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Chapter 3, 25 up to 26, 28. At ngayong may pananampalataya na,
wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Mga anak ng Diyos sa pananampalataya, kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. Sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi-Hudyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay iisa na dahil kayo'y na kay Kristo na. Ayan po nga, hindi pwede na iligtas ang Israel, maiwan tayo. Kasi magmula sa Sion ang nagpagligtas. Ibig sabihin, ito na po ang pagbalik ng Panginoon. Now, ang Biblia na pupatunay na sabi sa Pablo, baka magmataas kayo sa inyong sarili. Tandaan ninyo, ang katigyan ng Israel na natili hanggang ngayon, hanggang mabuang bilang ng mga hindi-Hudyo, kung mga hintil, tayo po yan, nalalapit sa Panginoon at mananampalataya. Na alam ng Diyos, ilan ang kulang ngayon? Kasi hindi magsinungaling ang Diyos. Pag mabuo na po itong bilang, maliligtas na ang Israel. Now, habang nangaral tayo ngayon ng magandang balita, ang Israel ngayon napalibutan na po ng kaaway. Gaza, Lebanon, Iran, kung itong Yuki, sabihin natin ano po yung kasikpit na lugar doon, no? Ang US ngayon, nagka-tension naman ang Yuki. No? So dahil po ang US ay alay po sa Israel. Pero darating ng panahon, kahit ang US, wala na silang masupply. Dahil halos napalibutan ang Israel na magkabilang panig upang pulpugin ang Israel. Pero dahil nandyan ang Diyos, hindi sila matatalo ng kaaway. Kasi sa last hour, bababa na ang Panginoon sa Sion kung sa kanyang darian upang ligtas ang buong Israel. Pero buo na po ang hintil. At makasama na tayo dyan. Kaya pagbalik ng Panginoon, buhay at patay, dadalhin na po doon sa langit. Pakinggan natin. In 1 Thessalonians chapter 4, in verse 16 to 17. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Yan po ha? Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Di ba sinabi ng Biblia na magkagaling sa Sion ang tagapagligtas? Ito po ang Panginoon Kristo. So, ito po ang pagbaba niya na pagliligtas sa atin, mga patay, mabubuhay, at ang mga buhay pa, dadalhin na po tayo sa alapaap. Kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap. Maliwanag po ah, na kung may madapnan ng Panginoon na mga totoong Kristiyano sa pagparito niya, dadalhin na tayo kasama ng maling binuhay. Para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. So salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makasama na tayo ng Panginoon magpakailanman. Ayan po ang pag-asa natin. Pero, yung hindi kay Kristo, ibig sabihin mo lang, bautismo sa pangalan ng Kristo, maiwan. Maiwan. So, ano mangyari sa kanila? Maiwan. Sila na po maghanap ng salita ng Diyos, pero, kapatid, wala na po matagpuan. Kasi, ma-prove talaga nila. Kasi mga Christian po ito, may mga Christian pa maiwan ito, mayroon po. Bakit hindi madala? Bumalik kasi sa libutan. Kasi ang sinabi Biblia, ama, tiling tapat hanggang wakas siya lang ang maliligtas. Na yung natira, na yung pamabuhay, pagkatapos po ng 1,000 taon,
bago mabuhay lahat, harap na sa hukuman. Pero ito ay nasa natin loobin ng Diyos. Itong kaligtasan talaga, isang istat matapo. Mangyari ito. Pag tinig ng huling trumpita ng Diyos, 15:51-53, dito po sa 1 Corinthians. Isang istat lang po ito sa huling tinig ng trumpita. Ngunit makinig kayo, dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim, hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan, sa isang iglap, sa isang kisap mata. So yun po ha, bagong katawan sa isang kislap, isang iglap o sa isang kislap mata, papalitan ang ating katawan na mabubulok, palitan ng katawan hindi na mabubulok. Kasabay ng pagtunog ng huling trompeta. At sa pagtunog ng trumpeta'y muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Tama. The same din sa 1 Thessalonians in chapter 4:16-17. Na tayong mga buhay pa ay bibigyan din tayo ng bagong katawan. So yung katawan na yan, hindi nabubulok. So isang istat mata lang po. Hindi magtatagal. 53. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Palitan ito sa isang kisap mata. So yung pinasahan po natin, so mamaya lang po tayo na matuwid, mamaya po tayo na makadiyos, mamaya po tayo na may musunurin sa Panginoon, sapagkat isang kisap mata lang po ito, hindi magtatagal. So yun na po, maiwan na po ang mga hindi totoong mananampalataya. Meron ba, Pastor, ang mga totoong hindi mananampalataya? Meron po. Kasi ang kinlang po nila mananampalataya, puro mahirap sumunod ng kalooban ng Diyos. Yun po ang hindi totoong mananampalataya. Pero kung lubin ng Diyos tayo mananampalataya, magpatuloy tayo. No? Magpatuloy tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos hanggang sa ating pag-alisalimutan upang hindi po tayo mapatid, mailigaw o tayo po, mga patid, mapunta doon sa kapamakan, kundi doon tayo sa kaharian ng ating Panginoon. So yung mga patid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin, na sana po nakatulong po ito at huwag tayong magdalawang isip. So huwag kalimutan, mag-like, share natin ang video na ito, or subscribe, then i-post natin ang notification bell on natin, para updated tayo sa pag-araw sa mga video tumo ng kaligtasan na ito po talagang ng Diyos sa atin. Sana po huwag tayong mawala sa area natin dito sa YouTube channel, sa Facebook, para po na matili tayong matatag sa pag-asa na ito tumo ng kaligtasan. Maraming salamat po sa lahat ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at abang biyan ng Diyos ay suma sa atin lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Ito po lingkod kay Kristo Hesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers for Christ International. Nisinin to us, grace, mercy, and peace be with you us by Jesus Christ. Amen.